dati ang boyfriend niya yung Bayomong Becky. RG Rose, paano to? Dalawa ng kaaway mo rito. Una, kaaway mo yung kapatid mo dahil inagawan mo siya ng boyfriend. Pangalawa, si Mr. ngayon dito nagreklamo dahil iniwan mo na siya kapalit ni Mexicano. Just spoke to Chief of the Intelligence Division of the Immigration and he said you have two violations here. Number one, you're a tourist. Your visa is as a tourist here in the Philippines does not allow you to open a business or work here in the Philippines. That's number one. The number two, unbecoming of an alien because you violated one of our laws, which is RG Rose is a married woman and you're living with her. When are you going to leave RG Rose, Suelio, sir? As of today. As of today. Sir Jamel, ngayon po nandito po tayo sa airport para po makabiyahe po tayo ng Zamboanga nang makausap nyo po yung inyong asawa at syempre makita nyo yung inyong mga anak. So handa na po ba kayo? Handa na po. Ay, assist po namin kayo kung hanggang saan po yung mga kailangan. Kung kaya pong pag-aisin kayo, pag-aisin po namin kayo ng misis nyo. Pero for the meantime po ay pupuntahan muna natin sila para po maasikaso natin yung case nyo, okay? Sige po. Kamusta po kayo after po kayong maere sa aming programa nung nakaraan? Okay lang naman po. Nag-iisip pa rin kung paano ko maayos yung pamilya ko. Ito po bang si Ma'am Rose ay nakipag-usap po ba sa inyo nung kayo po ay lumapit sa aming opisina? Ay, hindi na po. Mga bata lang po kausap po. Ito po mga bata po, sila po ba ay nakita nyo na po? Opo, nakikita ko naman. Dinadala naman nila dun sa Maynila. Ngayon po sir, ano po ba yung balak nyo po dito po sa kaso nyong mag-asawa? Mag-ayos na lang kami. Para na lang po sa mga bata. Kung iyan po yung decision nyo, sir, na gusto nyo pong maging maayos po ulit kayo ni Ma'am Rose para lang po sa mga bata, ay nirerespeto po namin yun. Natutulungan po namin kayo para po makausap nyo siya ng maayos po sa barangay. Sasamahan po namin kayo para magkaharap po kayo at magkaroon ng solusyon yung inyong problema. Ano lang po yung mensahe nyo kay Ma'am Rose? Sana huwag na lang pabayaan yung mga anak ko, alagaan yung mabuti kasi siya naman may hawak. Ayun lang po. Nandito po kami sa yung tanggapan para po sana ilapit po yung problema po ng mag-asawa po na si Sir Jamel and then yung kanya pong misis. So nag-usap po sila kay Sir Rafi before na pagkasunduan po na kumbaga itong si ma'am ay hihiwalayan yung kanyang kabit po na isang Meksikano. And then si Sir po nandito rin para sana mag-usap sila na maayos kung ano po ba yung pwede nating maibigay na tulong sa kanila. Sa part po ba ng barangay, ano po ba yung ating magiging sistema para dito? Magsama kayo ulit? So maging okay lang yung sitwasyon nyo, pero hindi kayo magsasama ulit. Yung part ng tatay, kasi hindi natin pwede iwasan, yung tatay siya ng mga bata. May karapatan para sa mga bata. Yung mga bata, nandyan man sa'yo ma'am, pero bigyan mo rin siya ng kwan, ng karapatan para umisita. Pwedeng hiramin, pwede hiramin, pero depende sa inyong kwan. Kung tatlong araw, dalawang araw, tapos siya kukuha, tapos siya rin, ibabalik din niya. Part mo, ma'am, willing ka naman na ipahiram sa kanya yung bata sa Manila? Willing naman talaga ako, kasi yun ang kasunduan namin as in sa composition namin doon sa Manila pa. Regarding naman dito, syempre, hindi lang naman yun yung main issue dito. Kasi ang main issue dito is nagkaroon ka ng affair. Si Mexican ba ay kayo pa rin or hindi na? Hindi na po, kasi last na sabi nyo na maghiwala, yun na. Kayo ni Ma'am Apple, okay na? Okay na po. Okay na kayo, ma'am? Yes po. Itong si Ma'am Rose, may relationship pa rin ba sila ni Mexican or wala na? Wala po, pero actually, still nagsusupport siya sa amin. Yun lang kasi yung maganda sa kanya na hindi kami iniwan. So kailangan lang siguro, ang gusto ni Mr. is kailangan lang ng written agreement para if ever na may problema sila, may maipapakita, di ba? Ganun lang. Since settled naman na po, parehas naman po kayo nag-agree regarding sa mga bata at mag-aayos na lang kayo para sa kanila. Sa paanong paraan po mahihiram ni Sir yung mga bata po sa inyo? So mischedule ba tayo? Tuwing bakasyon. Tuwing bakasyon. So ano yung summer vacation ba? Christmas vacation? Double naman. Summer vacation and Christmas vacation. Yeah. Double naman yun. Vacation wala na sa akin. Sa akin naman yun, lagi na ako naman nagsusundo. Ibigay ko na lang sa kanya yung dalawang bakasyon sa kanya na lang yun. Kasi yung obligation mo para sa mga bata, hindi mo ginagawa, sir.
kailangan gawin mo yan, obligasyon mo yan, yung pag-aaral nila. Kami dito sa barangay, concern kami sa mga bata. Nandito kami sa Barangay Council for the Protection of Children. Yung obligasyon natin, bigyan natin ng shelter, bigyan natin ng damit, bigyan natin ng eskwela. Yung mga rights ng mga bata, kailangan sundin natin yun. Kasunduan natin, may pipima ka dito. Kung hindi mo makomply yan, pwede siya magpail ng kaso sa'yo. Kailangan sundin mo talaga yung agreement natin. Ala ka na bang nararamdaman kay sir? Oh no! Ayaw mo na makipagbalikan. Pero may papangako mo ba sa amin na hindi na talaga kayo ni Mexican? Kap, sa part naman po noon, kasi may concern siya na regarding sa mga affairs, okay lang po ba na parang ipamonitor po sa barangay natin? Opo, ma'am. Yung tumawag po kayo dito sa akin noon, yung dahil sa permit, business permit ni ma'am, pumunta man ako doon. Pumunta ko doon, wala na talaga yung kwan. And then, parang after 2 weeks, 3 weeks, wala pa rin. Hanggang ngayon, wala na. Hindi ko na nakita dyan. So, okay na yun, sir. Wala ka, ayaw mo nang balikan. Para sa mga bata lang, pwede kayo magbalikan para at least yung mga bata happy pa pagdating ng araw. Kasi usually mga bata, malungkot sila kapag iwala yung parents nila. Mga pwede pa, may chance pa tayo, ma'am. Mga pwede pa natin magbalikan kayo. Wala na akong pera eh. Doon wala siya may pera. Sa 7 years ninyong pagsasama, wala na talaga. Burado na talaga. Baka may iba din si sir. Wala po. Mag-aana pala. Sige na, kung ayaw naman, huwag na natin pilitin, hindi na natin pilitin. Pero gagawin na natin yung mga bata na lang. Gagawa tayo ng agreement, nandiyan si secretary at saka yung plan about this officer natin. Magandang hapon sa lahat. May agreement na pinipare ko para sa inyo. To whom it may concern, be it known to all that I, Jemel Miasco Suelio, 35 years of age and a resident of Malolos, Bulacan, represents as the first party, and I, Argerus Elumbaring Pamagan, 25 years of age and a resident of San Juan, Cahuit, Zamboanga City, represents as the second party, have entered into an agreement as follows. 1. That we both parties agreed to separate from each other as husband and wife. 2. That we both parties agreed to have our mutual settlement for the welfare of our 2 children, James Suelio and Ryan Shane Suelio. That the first party, referring to husband, could have time to be with their 2 children both during summer and Christmas vacation, or if the former and the children both have free time. That the first party will support financially to their children in the amount of 2,000 pesos every month, wherein 1,000 pesos for every 15th and 30th day of the month, and that both parties have their equal rights and responsibilities towards their 2 children, and both will work, will look forward to the better future of their 2 children. We both parties affix our signatures to support and attest the veracity of the aforementioned agreement. Signed this 27th day of November, 2023. Signed, Jemel M. Suelio and Argerus E. Pamagan. Ano na lang yung mensahe mo sa iyong asawa? Salamat, tsaka huwag kang mag-alala, hindi ko ipagdala mo yung mga anak ko sa iyo. Ikaw naman, Sir Jemel, anong gusto mo sabihin sa misis mo? Salamat naman. Tumupad sila sa usapan namin. Kap, ano na lang po yung maibibigay nyo na payo po para po sa kanila? Sir, yung pinirmahan natin dito, kailangan i-comply natin yon. Ma'am, yung lahat ng pinirmahan natin dito, kailangan i-comply natin. Ha? Para sa mga bata man yan. Hindi man para sa inyo, para sa mga bata yan. Kailangan talaga yan bilang obligasyon natin, mother and father, sa mga bata. Pitol po, maraming salamat po at kami po ay nagkaayos sa aking asawa para na lang po sa aming mga anak. Regarding po kay Mexicano na hiwalay na daw po sila, tututukan po ng barangay, hindi muna ako magsampa ng kaso sa ngayon. Salamat po. Thank you po, Sir Pitol po.